May GitHub ka, active ka sa community, nagtotalk ka paminsan-minsan o hindi naman necessary. May certificates ka ng cloud services, may blog ka, may mga post ka ng nasolve mong problem. So yun pwede mong gamitin para masabi mo na, oy, ito, meron akong mga ganito. Average is above average ka sa mga developers. Grabe ang support nila, kaya okay. In-demand po ba ang data? Okay, so paki-check na lang, no, kung ano yung mga in-demand sa company ninyo, sa countries na ano. Almost matatapos na rin tayo. Nung nag-hire ko, repeated question pa, pero nung na-hire po kayo sa Europe overseas, residing pa po kayo sa PH? Yes, residing pa kami sa PH noon. Through LinkedIn lang kami nag-apply. If so, magkano po yung initial amount na ready nyo? Ayun, nasagot na rin namin. Pwede mo na lang i-reply dun sa beginning ng mga video kung magkano yung mga nagastos. No? Ito rin, sinagot na rin ni Jess. Thanks, Jess. Maka-join ko lang po sa what if primary language ng countries hindi. Ayun, nasagot na rin namin. Pwede ninyong yung playback. Scan nyo na lang or pwede nyong pakinggan to habang may ginagawa kayo. No? Pwede nyong, kasi recorded naman to ni Rem, tapos na doon. So kung busy kayo, audio lang naman, pwede na. No? Wala naman ditong presentation ng slides para hindi nyo magets ko anong pinag-uusapan namin. Can you still use Google in solving tech problem? Yes, oo. Google kami, Actual sa work ah, yes. actual work, yeah. Oh, pwede rin sa interview, Pero during may mga interview. ano, no? May mga maluluwag na interviewer. Yeah, May maluluwag na mag-open interviewer nila actually yan. na pag-searching, allow ka mag-search Stack Overflow, Google, tapos ngayon ChatGPT, secret lang. Yan. Kunyari na kagaling. Yan. Okay yun, may mga ganun na employer. Pero I think, ano, sobrang critical yung ChatGPT kasi actual answer na ilalabas eh. Wow, Baka yeah. hindi pwede. So, Google tsaka Stack Overflow. May mga technical na ganun na allowed ka. Sige, search mo. Kasi ganun naman talaga sa totoong trabaho eh. Google ka naman talaga eh. Yeah. Google lang, okay na yung skill yun. Next question, process. Paano process? Ibang bansa, sabi ni Ivan. Yun lang, i-playback mo lang. Doon na rin yung process. Nasagot na rin namin. Sa mga gusto mag-apply offshore, ready na rin budget ninyo, yung advance payment rent allowance. Yes, at least mga first month, naka-ready. May budget kayo, panggasa sa araw-araw. Kasi wala pa kayong sahod eh. Hindi naman pagdating nyo dito, may ano, depende rin pala kung may signing bonus. So, depende. But normally may extra cash kayong panggasa sa pagkain. Pero sorry kung natanong nasagot na, pero ano po yung issue sa regarding POA, yung di daw pwede ma-direct hire tapos kailangan ng agency. May issue ba? Pwede siya, hindi siya pwede mag-direct hire pero technically pwede. As long as ma-submit mo yung mga documents na kailangan. Tapos bago ko umalis ang pagkakalam ko, for example sa company ko kung mag-hire ulit sila ng dev, may limit lang sila na 5 Filipinos. If gusto nila ng madami pang Filipino ang i-hire, they have to open an agency sa Philippines which is ma-costly, no? Hundreds, thousands pesos ang gagastosin. Tapos hassle sa papers. So, ang pagkakalam ko, pwede sila mag-hire, which kagaya ko, na-hire nila ako. And if mag-hire ulit sila, may maximum lang sila ng 5 Ganon. Filipinos. I mean, sabi nata si Rem. Oh, daming opportunities na mawala sa atin dahil lang dyan eh. May mga nabalitaan ako, kinuwento sa akin ng mga kaibigan namin na ayaw na nila mag-hire ng Pilipino dahil dyan. Ha, ang Di sama ba? nun. Di ba? Di ba? Kasi yung ano yung process kasi. Si Bro. ano si common not common friend pero na-meet ko lang through Devlin, si Roger. Yun din natin nag-hire kay Seiji. Nakakwentuhan ko yun sa LinkedIn last time. Before, no, sabi niya, nagpunta daw siya ng Philippines before planning to hire more Filipinos. Tapos, ano, nagpunta siya ng POEA, tapos nalaman niya yung process, nalaman niya magkano yung kagastusin. So, hindi na lang niya tinuloy. But I think ang what he did now is nakipag-partner siya sa isang local agency sa Philippines, which is yun natin nag-asikaso sa SAG, yung local agency. So that way, nakakapag-hire pa rin siya ng maraming Filipino. Nakipag-partner up siya sa agency. So technically, para siyang may agency sa Pilipinas, kahit wala. Yun yung parang workaround na ginawa niya. Hindi yun pala yung pwede mong suggest sa company na hindi mo kailangan magtayo ng sarili mong agency.
Mga partner sila. Pero ano ka rin kasi yun, challenge pa rin yun kasi sa ano, challenge pa rin yun sa employer kasi how they will know na this is the right agency to ano to partner up with. Medyo risky din yun sa kanila, no? Yeah, yung mga frictions na yun, no? Yun kailangan kasi legit paano. Tapos yun nga yung nag-a-align dun sa ano nila sa company culture nila, yung mga pinaniniwalaan nila sa ano sa buhay-buhay. Dapat aligned sila, hindi lang basta-basta agency to kailangan ko mag-hire ng Filipino, kukunin ko to. Kasi mamaya later on magka-problema, hindi pala pinapasahod ng agency or kinatkong lang ng agency yung pinadalang pera na dun sa kunyari kay Seiji, binigyan siya ng ano allowance as pinadaan pa sa agency. Tapos kinatkong lang, di alam ni Seiji, may allowance pala siya. Mahirap. Mahirap din siya sa employer. Pero ano, yun nga, that's ano, one workaround na nalaman ko. Wow, dami. Pilipinas lang na may ganyan, no? Oo, oh, Pilipinas lang. Sa atin lang. Ironically, okay, tapos inaanan natin ang OFW, pero may ganyan pala. Pero natin na nalaman. Nakakatawa eh, pero malungkot. Dapat talaga ma-revise na siya. Pang IT, pwede rin ganun. Specific for technology na ganun. Industry natin na dapat mabilis. Okay, so pwede tayo next. Mga range salary dyan sa Norway. Ah, pwede mong check. Average salary mid-developer Norway or specific country. Ano? Punta ka Glassdoor. Search mo yung country, Norway. Tapos search mo yung position. Nakikita mo yung average salary. Pwedeng Glassdoor. Pwedeng Payscale. Search nila yung position tas country, may kita niya average para makatulong sa negotiation nyo if tingin nyo okay na ba yun or not. Nice okay yun mga website na yun. Pwede nyo gamitin rin yun pang ano, pang check if nasa tamang sahod ba yung sinasahod ninyo. Pero dito sa atin, di ba, hindi kayo lowball eh sa Norway. Hindi uso lowball. At least dito, Norway. They pay you na tingin nila na right. Kasi may website dito, di ba, Dev, na kita mo yung sahod ng lahat ng tao. Kita yung, Pep. Kita yung, kita yung kinikita mo taon-taon. Kailangan mo yung sahod ng boss mo. Pwede may check. Kaya lang dun sa website na yun, tapos may kita mo yung sahod ng boss mo. Or sahod ng katrabaho mo. So, I think that's one of the reason kung bakit, ano, binibigyan ka lang ng fair salary. Okay, thanks. Good thing lang mag-work sa Web3 technology yan. Ang hirap masabi, no? So, yun lang talaga, search ninyo yung ano. Yun din yung na-mention ko kanina. It could be good thing, could be a bad thing na early adopters ka. So, konti yung kalaban. Tapos, pag may company naghanap ng knowledgeable sa Web3, it could be you, no? Mahanap nila kasi early adopters ka. The bad thing, it could die. Well, hindi natin masabi, di ba? Yeah. So doon pa rin papasok sa demand and supply, no? Kung mataas yung demand, maliit yung supply, kahit ano gagawin nila para mapunta ka doon, makuha ka nila. Is front end web developer ay masyado na bang hindi demand, at anong demand na? Ano pa rin ang ano, front end in demand pa rin, and demand mobile pa rin. In demand, pag front end developer ba kailangan may skills din sa design? Hindi naman kailangan, like fake ba yun pa yung sinasabi mo? Hindi naman kailangan ng CSS. Ano lang ang Figma kasi for UI UX designer na yun. Pag front end ka, more of syempre yung framework kung paano mo siya gamitin. Tapos yun. Pero yung design mismo, yung ikaw yung mag-layout, wireframes, mga wireframe din. Yeah, hindi siya necessarily requirements. So front end, I think kung hindi ka knowledgeable sa design sa front end, as long as you know basic HTML, CSS, that should be fine. I mean, basic knowledge, alam mo kung paano siya nag-work, parang ganun. Hindi mo kailangan maging expert doon kasi focus ka sa functional sa technical side ka. Although it could be a bonus points, no? If you know if you know how to use talaga na extensively yung ano CSS kasi ano din eh, it's an art and its own thing eh. No? Very ano talaga siya, additional skills para sa akin, ah, ganun siya. Ang importante is marunong ka mag-replicate nung mock-up. Yun yung pinaka-importante. Yung kung nakikita mo kay Figma, dapat ma-implement mo yun. Yun yung importante. Actually, ako hindi ako ganun. Kung yari na ito kay Figma, ganito, may box dito, ganyan. Now I can do that now. Pero before, hindi. Na kunyari ito box dito top right, tapos dito may ano, tapos may design ganito, kulay ganyan, tapos pagka inlit may screen, magre-rearrange siya, ganyan. I don't do that before. But ano,
I know how yung mga basic CSS classes. Pero now I can do that with help of Tailwind. Kasi yun mas madali sa Tailwind. Pero yung talagang hardcore na pure CSS na walang CSS. Baka maubos yung isang buwan ko, hindi ko pa nagagawa. Yung work na tayo eh. So, hindi naman kailangan. Siguro lang to add in. Kaya siya nagiging in-demand. Nasabi ko na rin ganina. Yun nga, yung bagong technologies ngayon sa front-end. May mga companies kasi ngayon nagmamigrate na. Like kami, nasa micro front-end na. Iba-iba na eh. Iba-iba na yung mga nire-require. So, yeah, module-fed. Lalo na ngayon, hybrid na tayo. Kung web ka, mobile ka na rin. Like ako ngayon, web and mobile ako sa company. So, dapat ano ka din dun. May mga idea ka na rin dun sa mga ganung bagay. So, mga malakas. Sa mga front-end, add ko lang. Yun nga, basic lang, HTML, CSS. Kasi sa actual work, may dedicated na tao or team na nag-aasikaso ng HTML CSS. Kagaya sa mga previous work ko. Ibilisan ko na lang kasi medyo mahaba na yung sa previous work ko, may nag-aasikaso talaga ng Figma design. Tapos pag-approve na yung design, i-convert niya na into HTML CSS. Pag-approve na yung HTML CSS, okay na yung mga behavior. Tsaka niya yun papasa sa akin. That's the time na i-convert ko yun, let's say, sa Angular, sa React to add functionality na pag kinlik to, ganito yung mangyayari kasi ganun yung sabi din sa design. Pero gawa na yung HTML CSS niya. So, ganun. May mga ganung setup. Minsan may setup na sa'yo lahat. Pero, huwag niya masyado ma-stress dun. Sa akin, yun. Sa case ko, ako lahat eh. So, ayun. Ngayon kasi sa team namin, ako lang yung pinaka-main na front-end. So, ako lahat kung gumagawa nun. Pero nagbaback-end din ako minsan. Pero sobrang dami din ginagawa sa front. Ako talaga yung main. So, yung HTML, CSS. Pero, to add dun sa skills. Ayun. Yung sa mga framework din talaga. So, lalo na yung sa mobile and web. Yan, yung mga hinahanap. Kaya nagiging in-demand lalo yung front-end yan. Kasi yung accessibility. Kung paano natin siya ginagawa. Yun. Thanks. Tandaan niyo yun, ha, guys. So, how much ang range nung need to prepare for budget if ever solo malang mga solo, check niyo yung cost of living din sa country. No? For at least for 1 month meron kayong kapag na-hire na kayo. Hanap kayo ng Filipino community. Hanap kayo ng pwede kayo makashare ng renta. Yun. Okay, yun. Facebook, madami actually. Facebook, may mga nagtatanong doon kung magkano yung nila, saan sila titira. Or kailangan nila ng additional kasi umalis na yung umaman na yung dati nilang ka-roommate, may sarili nilang unit. Mm. No? Kailangan nila ng panibagong titira. Yun. Sabihin nyo, dadating ako ng gantong date, pwede ba ako dyan? Yun. Hanap kayo sa Facebook bago kayo lumayas ng Pilipinas para nakabuild na kayo ng relationship. Pero ayun, again, iwas kayo sa mga scam. Kabas din kayo sa iska, huwag mo na kayo magbayad. Okay, magbayad. Be smart lang. Pero daming resources, Facebook. Yeah. May mga may mga website din. Like yung example, I am expat. So, kung talaga kayo, medyo nag-aalala kayo sa gastos. May mga listahan sila doon kung magkano yung gagastosin niya sa isang tao. For example, sa grocery, nandun lahat. So, magkano ba yung, for example, milk, itlog, so, nandun lahat yung mga estimated na gastos niya. IMEXPAT.com, tandaan niyo pala yun, no? IMEXPAT, nice. Marami dun. Konti na lang. Na-satisfy na po ako sa... Okay, thank you rin. You're welcome. Na-satisfy na daw siya si Marcheran. Luis, meron po bang blue collar din pag-residence nung kapag-tech jobs agad? I mean, meron pa po ba ng blue collar? Blue familiar sa term. Pag-residence ng nakapag-tech jobs agad. Blue collar job, kung pwede kang mag-job pa ng iba. Blue collar is yung mga yung sa mga... Corporate? Hindi corporate. Yung... Hindi ko ma-explain . Yung sa ibang skill yon na like... hindi ko sure. Ayaw magbanggit ng job. Pero hindi siya talaga related sa tech. Na iba-iba... yung mga... Paano ko ba ma-explain yung mga ganong klaseng job? Technician? Computer technician? Mga ganon siguro. Oh, okay.
Oh, sige, sige. Tanong, Luis, send mo na lang sa amin yung ano, no, isagutin kita dito tungkol dito. Para ano, mukhang iba kasi itong topic na ito. Next, good evening. Mas mahirap po ba sa rin mga task sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas? Depende sa company, depende sa project, depende sa manager, depende sa tech lead mo, sa lead developer, kung papahirapan ka nila o hindi. Depende sa group mo, kung may mga kasama kang senior na magtuturo sa'yo, magpapadali ng buhay mo. Depende sa designer mo, kung ano yung designer nyo sa nitty-gritty yung mga UI UX. So depende, parang diyan lang din, no? Depende talaga sa project. Depende. Okay, next, may skill gap ba between devs there versus here or maturity gap lang sa software teams management? Skill gap? Wala, pare-pares lang tayo. I think mayroon ha. Skill gap in terms of ano, yung pagka-graduate sa school. Ah, okay, sige, sige. So kung i-compare ko dito sa Norway, pagka-graduate nila sa school, you'd be sure na they're ready na talaga to be employed. Yeah. Based lang sa mga na-observe ko. Unlike sa Philippines, yung mga students, they really have to put extra effort after graduation na to learn these stuffs na ganito, mag-aral ng Git, mag-aral ng framework, ng ganyan. Pero dito napansin ko yung mga nakakwentuhan ko, mga office mate ko, nakaagulat yung mga school projects nila tsaka yung mga thesis nila. Parang ano lang yung sa atin sa Pilipinas, yung mga system sa Pilipinas sa mga thesis. Parang ano lang nila, parang quiz lang, ganun. Sobra, di ako makasakay sa mga kwentuhan nila minsan. Sabi nila, I did this ano geographical chuchuchuchuchucha, what the fuck is that shit? Parang so kaya dun ko na nalalaman na pagkatapos sila ng school, they're really ano ready to be employed. Yeah. Tama yan sinabi mo, just ganun experience ko dito yung mga junior namin magagaling. Mga galing ano yan na university. Pero day one pa lang, yung first month pa lang nila very productive na pwede mo nang hindi mo naman iwan, no. Guide mo pa rin pero nakita mo yung skills. Ayun kasi ano, si Rem, kasi madami nakausap si Rem siguro, student or ano, mga freshly graduate or career shifter, if ano yung current na tingin mo, Rem, na ano, standing ng Philippines. Yes. In terms of ano, hireability, ganun. Yeah, or employability. Malayo. I mean, kahit din sa ano eh, yung mga nakakausap ko sa mga top schools, parang hindi rin eh. Hindi rin sila talaga for ano eh, ready for hiring na eh. Kailangan talaga ano pa sila eh. Extra effort talaga. Oh, mag-effort talaga sila eh. Malayo. Upskilling. Oo. So medyo sayang, di ba? Pero ganun eh. Ayun yung ano eh, parang ganun pinaka... Ganun yung na-observe ko talaga. Yun yung disadvantage sa atin. Parang ang nangyari, well, na-experience namin, tayo kasi, involved tayo sa mga communities. So yung mga ibang students, nakikita nila yung mga talk natin, natututo sila. Maganda yung mga nabibigay nating technology. So may... Ay, nag-join si Levin, shoutout. Mm-hmm. Yun yung nakikita nila. Parang... Yung ibang estudyante, meron silang nangyayari na ayaw na nilang pumunta ng school. So, tayo na yung pinakikinggan nila. So, ayaw na mag-aral kasi mas natututo ako dito. Which is, nakakalungkot naman pakinggan. So, para ano nyo yun, na talagang doon natin masasabi na meron talaga tayong gap when it comes to dun sa education. Sana, ayun, hindi natin binabash yung mga schools, di ba? Gusto natin, siyempre, ano to, parang step up din para sa bansa natin. Yeah. Nice, may adjata si Rem. Ay, sige, okay na. Baka magagalit na daw sila. Marami nagagalit. Magagalit kasi tayo about that eh. So, pero ako, add ko lang. Yung mga students na ready for employability pagkalabas ng school, those students yung mga during early days nila ng school, nag-start na sila mag-upskill. Hindi sila nag-upskill pagkatapos sila mag-graduate, nag-upskill sila while they're doing studies. Yun. Kanyari, nagtataka kayo, bakit yung si ganito pagka-graduate niya ng ganito, hindi naman famous school, pero hireable na siya. Sila yung mga nag-invest talaga ng time and effort na during 4 years course nila, they did extra effort talaga na to learn this specific mga technologies. Hindi sila yung unlike na pagka-graduate ko tsaka na lang ako mag-aaral lang ganito. Hindi sila yung ganun. So marami rin silang binigay na time, no? Mm-hmm. Para gumanda yung skills nila. Ready na sila pagtapos nila.
Mm-hmm. Okay, next. Okay na dito. Are they open to someone with experience pero hindi stuck na preferred nila since pareho naman ng foundation web app, strictly speaking, sir? Hindi nila na experience.